Hello guys, welcome back ulit sa ating Munting Channel. So kung nakikita nyo yung malaking isda na yan, ang timbang po niyan ay nasa 2.7 kilos. So ang tawag po rito sa amin ito ay giant pampano. So iwan ko lang kung anong klaseng isda to, pero ang sabi nila ay giant pampano raw. So pakicomment na lang mga kapatid, mga idol, kung anong klaseng isda to sa inyong probinsya, kung anong tawag rito. Kung mayroon pang mas malaki rito o ito na yung pinakamalaki. Ito na yung 2 kilos at 700 grams. Ayan, siyempre binili natin at pinalinisan natin dahil gawin natin masarap na mino, masarap na ulam at masarap na sinabawan mga kabarangay. Ayan, shout out sa aking mga followers. Maraming salamat sa inyo mga idol, mga kaibigan. Saan man tayo naroroon, saan man tayo panig ng mundo. Maraming salamat sa suporta niyo at ito at magluluto na tayo ng giant pampano kung tawagin rito sa lugar namin. Ayan, at syempre hiniwa-hiwa natin dahil masyadong malalaki ang pagkakahiwa doon sa palengke. So ayan na nga, nilagyan natin ng asin. So tinimplahan natin at isa pa mga kabarangay, napakasariwa nitong isda na to. Talagang halatang sariwa. So ang diskarte natin ay nilamas muna natin sa asin at saka natin ipipreto mga kabarangay. At siya nga pala, ang luto nga pala ang lulutuin natin at ganito po ang aking diskarte at sistema ng pagluluto para walang lansa. So ipreto muna natin at saka natin isigang sa miso mga kabarangay. So ayan, dahil napreto na, syempre mag-isa na tayo ng luya. Sibuyas, mas masarap kung maraming luya at maraming sibuyas. Ayan, at syempre optional, nilagyan natin ang bawang mga kabarangay. So depende sa inyo kung maglalagay tayo ng bawang, pero depende pa rin sa nagluluto. Ako ay gusto kong lagyan ng bawang, kaya nilagyan ko ng bawang. So ganyan lang po ang diskarte sa pagluluto mga kabarangay ng aking sinigang sa miso. At syempre nilagay ko ng aking maraming sibuyas, kamatis at ang silisigang. Nilagay na natin at syempre isabay na natin pag-isa ang ating miso mga kabarangay. Ayan, para maging mabango ang ating sinigang sa miso, kailangan igisa muna natin. So pwede namang direkta na, pwede namang huwag na ipreto, sariwa talaga at igisigang natin, pwede naman. So depende sa nagluluto. So ayan, naglagay tayo ng konting asin, isama na natin sa pag-isa. So ayan na guys, napakulo tayo ng tubig at nilagay na natin ang ating sangkap sa pang sinigang na miso. At gawin na natin sabaw, gawin na natin sinigang mga kabarangay. Ayan. At syempre, di mawala ang specialties natin, ang ating bitsin na pampalasa nga naman talaga. Pero unti-unti lang mga kabaray, huwag masyadong marami. So ayan, naglagay na tayo ng isang tamarind broth, yung malaki, pansigang at syempre pandagdag asim na rin sa ating giant pampano na sinigang sa miso. Ayan. So ayan, nilagay na natin ang ating pretong giant pampano sa ating sabaw. At syempre dahil medyo matabang pa, nag-additional tayo rito ng konting patis mga kabarangay. So tansyahin lang natin na huwag naman umalat. So ayan, konting bitsin pa para lalong sumarap ang ating sinigang sa miso. So akala nyo maraming bitsin, pero konti-konti lang po yun mga kabarangay, hindi po ganun kadami yun. Ayan. So ayan, antayin lang natin siya na kumulo-kulo at saka natin ilagay pa ang ating sangkap na ibang gulay. Ayan, at tingnan muna natin kung talagang may lasa na at tikman natin. So ayan, dahil luto na, ilagay na natin ang ating gulay. At ang gulay ko nga pala rito ay isang klase lang. Ito ay ang mustasa lang mga kabarangay. So nasa inyo, pwede kayo maglagay ng kahit anong gulay ng pangsigang. Nasa inyo naman yan. So ako trip ko, mustasa lang. Kaya ayun mga kabarangay. Napakasarap nitong ulam na to. At maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating Munting Channel. Ay ang kusinero ng barangay. Ayan, God bless po sa inyong lahat mga idol, mga boss.